para sa pinakabagong datos patungkol sa vaccination. Ito naman si Dr. J. Lo de Guzman. Maraming salamat po, Mayor Lino. Isang mapagpala at ligtas na araw po, mga Tagigenyo. Ngayong linggong ito, maligaya po ang pamunuang lungsod na tayo po ay meron na pong naibigay at naibakunang 1,291,736 na doses ng COVID-19 vaccines at meron na po tayong naitala na 622,661 na fully vaccinated na. Samantala, tayo po ay may 55,885 na minamahal na mga senior citizens na fully vaccinated na. At ang ating home vaccination team na may numerong 0961-704-4291 ay may nabakunahan ng 480 doses ng COVID-19 vaccines at may naitala ng 356 na fully vaccinated na. Tayo po ay patuloy sa ating pagsuyod sa ating mga kababayan na matanggap na nila ang kanilang second dose. Maging mapagmatsyag sa mga anunsyo natin sa ating I Love Taguig page at notifications na ipapadala sa inyong mga numero sa telepono. Mag-register sa Taguig Trace sa pamamagitan ng trace.taguig.gov.ph upang kayo ay makapag-generate ng inyong unique QR code at makapasok sa aming online appointment system. Mag-email din po sa inyong mga katanungan sa COVID vaccine at tagiginfo.com para sa inyong mga katanungan at tumawag sa mga numero ng vaccination hotlines at maaari rin tumawag sa ating mga telemed numbers sa ating mga health centers. Bukod dito, kung kayo po ay may mga nararanasang hamon sa inyong pagrehistro, huwag mag-atubiling lumapit sa mga nakatalagang vaccination kiosks sa mga barangay offices at mga concierge staff sa vaccination hubs. Bukas pa rin ang ating vaccination centers para sa mga nakatatandang edad o adult population sa Samsung Hall, sa 6th floor ng SM Aura, at Area 6, 3rd floor ng Venice Grand Canal Mall. Patuloy na iikot ang ating vaccination buses at mobile teams para makapagpasuyod pa ng mga babakunahan pa at ang ating ipinagmamalaki ng pagkakaroon ng pagbabakuna ng COVID-19 vaccines sa ating mga 31 health centers. Mangyari lamang ay makipag-ugnayan sa ating mga health centers upang kayo ay mailista na. Tandaan na stricto po nating susundin ang kapasidad ng ating health centers sapagkat mahalaga ang maayos na trapiko sa loob ng ating mga pasilidad. Nasa pangalawang yugto na po tayo ng ating laban sa pandemyang ito. Tayo po ngayon ay nagbabakuna na ng pediatric population na may edad mula 12 hanggang sa 17 taong gulang. Ang vaccination hubs natin sa Taguig Vaccination and Information Center sa Lakeshore Complex, RP Cruz Elementary School, Western Bicuta National High School, at ang B7 building sa East High Street sa BGC sa Barangay Fort Bonifacio na siya ring magsasagawa ng bakuna nights hanggang sa alas 12 ng hating gabi ang magro-roll out para sa ROPP or Rest of the Pediatric Population. Samantala, ang Medical Center Taguig at St. Luke's Hospital and Medical Center ang siya namang nating kaagapay para sa pediatric A3 o mga pediatric vaccinees na may mga comorbidities. Ang mga magulang ay hinihimok naming irehistro na ang inyong mga anak sa Trace upang sila ay magkaroon na ng kanilang unique QR code para makapag-online appointment system. O mangyari lamang ay magpalista sa mga health centers na malapit sa inyong mga tahanan. Binibigyan diin ng pamunuang lungsod na kung ang inyong anak ay may comorbidities, sila po ay kailangang makapagpatingin sa kanilang mga pediatrician upang makakuha ng medical certificate na nagpapatunay ng kanilang clearance. Mahalaga na tayo po ay maging masusi at tapat sa anumang significant past medical history ng ating mga anak sapagkat ito po ay importante sa kanilang kaligtasan. Di na po kailangan ng medical certificate kung ang inyong anak ay nabibilang sa kategoryang ROPP or Rest of the Pediatric Population na kinabibilangan ng mga 12 to 17 years old na walang anumang kondisyong medikal. Napakahalaga na kayo ay nakaantabay at kasama ng inyong mga anak sa araw ng pagbabakuna sapagkat bukod sa kanilang minor na edad, ang inyong patnubay sa kanilang pangkabuoang kalusugan ang magbibigay sa amin ng gabay at pahintulot na sila ay aming mabakunahan na. Ang siyudad ng Taguig ay lubos na nagsisikap
upang patuloy na itaas ang ating standard sa programa at proseso ng pagbabakuna ng COVID-19 vaccines. Bagamat isa po tayo sa mga unang nakatungtong sa ating mithiing mabakunahan na at manatiling may mga pinakamabababang tibong kaso, mariin po naming ipinapahayag sa inyong lahat na ibinabaman sa Alert Level 2 ang paghihigpit sa ating lahat, tayo ay mag-ingat pa rin. Nito lamang November 11, naglabas ng official statement ang Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines na nagsasabing tayo ay maging maingat sa paglabas at pagsama natin sa ating mga anak sa mga pampublikong lugar gaya ng mga malls. Tandaan na ang mga pediatric population ay nasa vulnerable group pa rin upang mahawaan muli at magdala ng COVID-19 virus. Ito po ay lalo na sa mga batang may edad 5 hanggang pababa na sila ay mas may mabigat na panganib sapagkat sila ay wala pang proteksyon ng COVID-19 vaccine. Bilang mga magulang, tungkulin natin na mas maging maingat sapagkat ang banta ng virus na ito ay nasa kapaligiran pa rin natin. Tandaan na numero uno pa rin ang tamang pagsusuot ng face mask at face shield, paghuhugas ng kamay, wastong social distancing at pag-iwas sa matataong lugar. Muli, ako po si Dr. Jaylo De Guzman ng Taguig's National Immunization Program na nagsasabing di padadaigan Taguig sa COVID virus na astig. Dahil sa ating bayanihan, kasama ang pamamahala na may pag-ibig, we can heal as one. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Jaylo. Salamat sa mga magulang na dinala na ho ang kanilang mga anak edad 12 to 17 sa pagbabakuna. We continue to encourage and reach out to our parents na dalhin ho yung mga anak edad 12 to 17 para mabakunahan na ho sila, para ligtas na ho sila. The city is preparing yung mga steps towards face-to-face classes at magsisimula na nga ho yung ating mga pilot programs para dito to ensure that we are able to prepare and to capacitate our schools para pag dumating ang araw na lahat po ay mapapayagan na nating makapag face-to-face, sigurado tayo na ligtas sila sa lungsod ng Taguig.